talaga kaming script. We have a script. Pero syempre, nag-evolve din yun eh. Pagdating sa set, depende alimbawa on what the characters or what the actors can contribute. No? Alimbawa, also the location itself. So minsan kasi meron kang makikita sa location na parang it's not part of the story, pero importante siya. So nagiging nakakasama siya, no? And even during the editing, like right now na nag-edit kami, pero may mga nakikita pa kami pwedeng incorporate na originally are not part of the script. I think I've mentioned this in the BTS video that I think after working with Derek, I feel like he's changed my life. And when I got home, I was so excited to tell that to my family and to my mom how much how great the experience was filming with him. You know, I think more than anything, it was, if there's anything that I really cherished the most, was just being able to have a lot of conversations with Derek in the span of our filming. And I think, you know, the things that I learned from him and the knowledge that I gained from him and how generous he is with the things that he knows and his experiences, I feel like that sort of did something in my heart and lit that fire in my heart again for filming, because it made me realize that, you know, at such a young age, there's still so much films that I can do. And I think his journey was what really inspired me to keep going. But also, you know, the experience of, you know, your director giving you so much freedom and trust in the creative process, I think that's such a big factor and a very challenging thing as an actor, but very freeing as well. So again, Derek has changed my life and me as an actor, and you know, let's make one more film, Derek. So Derek Brillante is kind of the same with Julia. Na nakaka-inspire kasi si Derek Brillante magtrabaho, especially the way he inspires and the way he motivates his staff and the people around him. Siya yung tipo ng director na pag nagsalita siya, makikinig ka talaga. He's not the one to parang paligoy-ligoy pa. He will tell you what he needs. And his filmmaking style is really unique and it's something different. Na, yun nga, katulad, I'll just jump off sa sinabi ni Julia na parang doon sa filmmaking process ni Derek, we just learned so much sa pinakita niya sa amin, especially yung I heard you, Kate, when you said na parang tinanong mo si Derek, oh, meron bang mga changes along the way? Yes, there are changes along the way, and I guess our director kumbaga he made sure na to make us realize that it's okay to have changes along the way, kasi yeah, it's the script, it's supposed to be set in stone, pero why not, kung may nakita kang mga available things, available resources around you, why not use it? And you don't really have to stick so much. I mean, we do have an outline of what we want to where we want to go sa pelikula, pero yun eh, nagbabago ang lahat. So I think that's very exciting. That's something to look forward to ng mga viewers dito sa proyekto na to. Direct filmmaking style, the way he attacked the material ng Bahay na Pula. And of course, it's such a joy working with Julia and Marco at the same time. Sobrang na-intimidate ako because, syempre yun nga, first time kong magtatrabaho na walang script. I didn't know what to expect. Hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko or kung ano. So, but kung bagay yung ginawa namin, parang kami the flow actually, we faced yun nga, the fear of not having a script and just trusted Derek, di ba? Yung ano, kung ano yung directions Derek, we just followed him. And saka mas maganda yung ano eh, kasi naging collaboration yung project na ginagawa namin, because Derek gave us the freedom to do
what we think the character would do. So yun, nakatuwa lang na parang you, parang feeling mo may pagka-director ka rin as a character or as an artist because your director is giving you the freedom to do or to react sa kung anong binibigay sa ano sa eksena doon sa character. Pinaka-memorable filming. You know what? I'm really scared of horror, if I'm being honest. And the only thing that really made me say yes to this film is Derek Brillante, one. And second is just how beautiful the story is. And the history behind this story. And injected into the story. You know, I think it helps so much when you're filming in a location that really, really scares you. And I feel like, you know, the moment I stepped into the bahay na pula, goosebumps talaga. Parang the creepiness is there. Parang the fear is always inside you. So hindi yun mawawala. But memorable, ang daming memorable. Pero siguro I would say isa sa pinaka-memorable sa akin na experience sa bahay na pula would be siguro yung last scene ko last day. And that would also be the last scene in the movie. Not the last scene in the movie. Ayoko na, baka mag-spoil nga ako if I say more. But besides, it has something to do with my, you know, with my tummy in the film. So that was very memorable for me. It's very creepy kasi matagal na nang hindi na pag-shootingan yung, ay, hindi pala na pag-shootingan, matagal nang hindi na pasok yung bahay. And, Tumiling marami ng tumira doon na hindi natin alam. And at the same time, very open naman yung mga caretakers na sinabi nila may mga namatay na nga doon sa bahay na it dates back even nung mga even nung mga panahon ng Hapon. I think talagang it has a rich history yung bahay nila. And I remember nagdala ko yung camera ko, nagbi-video ako, ito pa yung gamit ko na camera, nagbi-video ako. Tapos yung mga files ko pagkabalik sa hotel, nabura lahat ng pinag-video ako kasi parang hina-house tour ko yung bahay. So sabi ko, Direk, ano kaya ibig sabihin nito? Baka ayaw lang talaga magpa-video. Sabi ko, oo, wag mo nang i-push. Baka mamaya kung ano pa yung kumabol, sumunod sa atin dyan. So yan, I think that's one of the a good story. Actually, maganda talaga yung place, especially si Mayora. Parang ikaw ang sinundan. Oo nga eh. Parang nasa camera ko pa yata eh. Oo nga. Pero nabura talaga yung mga shoot mo. Yeah, nabura talaga yung mga, well, yung mga files ko lang sa camera kasi I was doing sort of a house tour para sa vlog ko, BTS. Tapos nabura talaga yung bahay. Tapos, yun, I was recording yung mga lumang pictures, even the yung sinasabi ni Marco kanina na yung sa silong ng bahay. Naririnig mo ba si yan? Yung parang may mga upload yun na pumapasok. Oo, hindi ko na lang pinapansin kasi baka pag pinansin ko, ba may nasa likod ko na siya eh. Ayan. But yeah, that's my experience. Tiniwala ako na kapag, for example, mag-shooting kayo sa isang, for example, haunted na place, feeling ko nagugulo yung mga ibang mga spirit doon. Kasi sa unang horror film na ginawa ko, sabi na rin ni Direk Yam Laranas, nag-uusap-usap kami yung cast doon sa parang sa place na parang sobrang haunted talaga siya. So, bilang right on cue, biglang nagsarado yung pintuan. So, nawalan tao. So, naniniwala ako na kapag pinag-uusapan nyo yung isang bagay, tapos nandun kayo sa isang lugar na alam mong may multo, magpaparamdam talaga sila. Pero dito naman sa sa bahay ng pula, sa totoo lang yung pagdating pa lang namin, nung pumipili pa lang kami ng mga kwarto o saan kami matutulog, doon pa lang meron na agad eh, parang may nararamdaman na kami agad na mga kung ano-ano, na hindi na lang namin pinapansin. So, syempre, first day namin to, so ayaw namin magtakotan, diba? So yun, minsan may mga nagpaparamdam, pero ako hindi ko na lang pinapansin. Coming from, may vlogger ba kayo from Dubai? Kokoshi Monsuta, yun yung ano mo, yun yung iano nyo. Can you please
mute Tsukoshi Monsuta. Tsukoshi Monsuta. Si Derek ko kumakain lang. It's a prank! Marco, sa talikod mo. Ano ba yun? Tago yung mga press natin. Hindi daw may sasabihin ka, Marco, kaya ganyan. Oo nga. Hindi, Derek, nag-audition ako para kukunin mo ako sa next film mo. Ano ba yan? Si Tsukoshi talaga, ano ba yan? Yes. Good afternoon. Ay, good afternoon. Good evening. Yung first question ko to Derek. Hi, Derek. Derek, kasi natanong dun sa tatlo kanina yung challenges that ano they encounter during the shoot. Kayo po, sabi niyo parang first time niyo to ano eh, to direct horror. Ano yung challenges that you encounter doing this? And gagawa pa po ba kayo ng horror after doing this Bahay na Pula? Definitely, gagawa pa rin ako ng horror. Siguro yung challenges, yung parang while doing it, sabi ko, iba horror tayo, parang scary enough ba to? Parang ganon. Parang yung idea na dapat at the end of the day, dapat scary, kaya nga horror eh. Alam mo naman dito kasi sa atin, pag sinabing horror, talagang na-expect nila talagang sobrang nakakatakot yung mga gano'n. So, yun. Dapat nakakatakot pa rin siya. No? Kahit na wala talaga yung mga, alam mo, typically, na na-expect mo sa isang horror film. Thank you, Derek. Looking forward to this movie, at least, di ba? Bagong genre from ano, Derek Brillante Mendoza. Yung second question ko is for ano, Marco, Julia, saka kay Sian. Hi, Sian. Hi, Julia. Hello. Marco. Hi, Kuya Ana. Hello. How are you? Hello. Yung first question ko, kasi parang second time yata sa Julia to eh. Yung horror, kasi may zombie movie ka na before, di ba? Parang it's like an horror thriller. Ano siya, Kuya Alan, eh? More parang thriller siya, no? More action. Kasi hindi naman ghost, parang more fantasy yung, yung zombie. So, hindi siya parang spirits, eh. Yung question ko to three of you is parang, ano yung mas mahirap? Although, I don't know kung nagawa nyo na, yung manakot o matakot dun sa pag-acting sa movie, di ba? Kung a-acting kaya na yung mas challenging sa inyo, yung manakot o yung matatakot kayo dun sa isang movie? Siguro po yung naghihintayan talaga tayo. Julia, ikaw na lang mauna. Yeah. Siguro po yung ano, yung manakot. Kasi po you have to be convincing eh. You have to really be scared. You have to feel in your heart that you are afraid. Kasi mag-register yan sa screen eh, mag-register yan sa camera. So, it has to be real, it has to be, there's gotta be some truth in what you're doing. So, I think mas challenging yung manakot para mag-translate siya. Yun po. Si, ano naman, si Marco. Yeah, ako para sa akin same rin yung manakot. Kasi, siyempre, yun yung pinakamahirap eh, is how you make the audience feel what they're feeling. So, same, kumbaga kahit sa love story, or kahit sa drama, or kahit sa horror, siyempre kung ano nakifeel ng character mo, importante maramdaman ng viewers yung nararamdaman mo as a character. So, yun, of course, I think it's the hardest job of being an actor is making the audience feel what they're feeling. Pasingit na rin bago si Sian. Saan kayo takot na bagay o hayop or usually? Saan kayo natatakot usually? Ako personally, hindi ko rin talaga alam. Hindi ako takot sa mga hayop naman. Hindi ako, siguro takot ako ano. Dati nung bata ako, takot ako matulog mag isa. So, pero na-outgrow ko na siya ngayon. So, hindi ko na alam. Takot na.
takot mawalan ng love life. Love ones. Okay. Love life? Wow lang ka ng love life. Lang ako daw. Because of a loved one. Yeah. Si before si yan, si Julia, saan ka takot usually? Saan ka takot na hayop ba or bagay or I think this is always my answer pag tinatanong yan. I really fear losing my mom. I'm very afraid to lose her. So, it's my greatest fear. Mm-hmm. Yan, si Sian. Sian yata walang kinatatakutan. Yan. Ako. Takot ako masaktan. Takot akong... Okay, ayun. Anyway, so hindi naman habay yung joke ko. So, pasagutin. Like, ano masasabi mo sa joke? Walang nagliyak. Salamat guys. Sa akala ko ganun tayo. Tiyak man lang sana kayo na, oh! Oh! Okay na ba? Oh! Nagbigay ka lang yung kung kailan si kami magre-react sa mga joke. Oh, kasi hindi kami prepared. Hindi namin alam kung saan the miraculous. Eh, akala ko ganun tayo, direct, Julia, Marco, ha? Pero, wala, wala, okay. Huwag sa mga, taping friend ka lang, no? After yung taping, bro, di ka na namin naramdaman eh. So, okay. Back to the question. Ako for me, mas mahirap or mas challenging ang matakot. Kasi ang hirap lang mag-react na natatakot ka genuinely knowing na ang daming camera sa harapan mo and knowing na parang ang kasi okay, yung if you watch the trailer, it's very dark, it's very eerie, but when we're shooting it's very iba yung vibe eh, iba yung vibe while you're shooting it, and it's just that feeling of parang ah, okay, ina-anticipate mo may lalabas dito, ganito, ganyan. So ang hirap lang matakot kesa for me lang kesa manakot, and yun masagutin ko pa sana yung ano yung kinakatakutan ko, pero oo, sagutin mo si Ian and Daya. yun na yun masaktan talaga ano ba yun nga kinakatakutan kong ayokong masaktan, yun ayokong masaktan at ayoko rin malaki. So, dapat hindi mangyari yun. Wow. Ang lalim. Wala kasi nag-react kanina. So, so congratulations, Derek. Congratulations to the three of you. Looking forward, sana matakot talaga kami dito sa film niya, Derek. Congratulations. Thank you. Thank you, Kuya.